is up, mga mom and sir? Welcome back sa ating channel. And yun nga is meron tayong pupuntahan. We are going to Davao Occidental. So as of now, we are here in Santa Cruz, Davao del Sur, and approximately mga 2 hours pa yung biyahe papuntang Davao Occidental. So samahan nyo ako sa rides na ito and samahan nyo ako sa video na ito. Let's go! What is up, mga mom and sir? So ayun nga, nandito na tayo ngayon sa Digos City. And from Davao City, it took us almost one hour na travel papunta dito sa Digos City. So ito yung medyo maingay. I don't know if maririnig nyo ako. So dito yung papunta ng Davao City. And then, ito yung papunta ng Digos City. So from here, mga almost 1 hour pa yung travel time papunta ng Davao Occidental. By the way, yung pupuntahan natin is Malalag or Colagsing, Sta.Maria, Davao del Sur. By the way, first time pala natin na pumunta sa Davao Occidental, specifically sa Sta.Maria. So medyo bago pa tayo, nakapunta na tayo ng North Cotabato, nakapunta na tayo ng General Santos, Sarangani, but this is our first time na pupunta ng Sta.Maria. So samahan niyo ako sa video na to. So ito, if didiretso, papunta ng Jensen, pero liliko tayo kasi pupunta tayo ng Davao Occidental. Punta ito ng Sta.Maria. Malalag. So ito, pupunta kami ng Malalag Port kasi di pa daw madadaanan yung Sta.Maria na route papuntang Colagsing. So dito kami sa Malalag Port, and then sasakay kami ng bangka. Iwan namin tong mga motor namin at sasakyan. Colagsing. Colagsing.
what is up mga mam and sir? So nandito tayo ngayon sa Santa Maria, Davao del Sur, specifically Colagsing, Davao Occidental, or Colagsing, Santa Maria, Davao Occidental. So from Davao City, it's almost 2 hours and 30 minutes yung biyahe papunta dito. Medyo natagalan lang kami kanina kasi pumunta pa kami ng Digos para mamili ng mga pagkain at mga kailangan namin dito. But if didiretso kayo, coming from Davao City, almost 2 hours and 30 minutes lang yung biyahe. And if you are from Davao City and gusto nyo pumunta dito, hindi pa kasi okay pag land travel from Malala going here in Santa Maria, Colagsing. Although, hindi siya separate island, pero itong Colagsing is hindi pa masyadong maganda yung road condition. So, ang pwede nyong option is pumunta kayo ng Malalag Port and then mag-hire kayo ng bangka. Kami, ang ginawa namin, nag-hire kami ng bangka, 1,000 pesos back and forth na yon papunta dito and pabalik kinabukasan. So, yun yung binayaran namin. Minimum nila kasi 10 packs kada o per bangka. Kaso 6 lang kami, so binayaran namin yung 1,000 pesos. Back and forth na yun. And I'm not sure if naririnig niyo ako kasi masyadong malakas yung alon ngayon dito. Yan yun naman. Marami ring mga gaya nito. Yan. Hanggang doon, yan. So, mga basura yan siya. Hindi siya galing dito mismo sa lugar, pero inanod lang siya coming from the ocean. And dito rin pala located yung unti-unti nang sumisikat ngayon dito sa Santa Maria, yung Colagsing Haven Beach Resort. So, doon banda yung Colagsing Haven Beach Resort. Ang pinuntahan namin dito is a private resort. Ang pangalan ng private resort is Mai ChieLaxing Place. So, yung binayaran namin, exclusive na ito sa amin, yung buong resort is 5,000 pesos. So, good for 10 to 15 packs na yung resort. Meron silang dalawang kubo and then meron ding up and down na cottage. So tingnan nyo naman gaano kalakas yung hangin at yung alon. Tingnan nyo gaano kalakas. And by the way, yung ginawa pala namin is sa Malalag Port or Malalag Wharf lang kami pumunta. Yung mga sasakyan namin, yung car and yung motor, iniwan lang namin doon sa Malalag Port and then nagbayad lang kami ng 100 pesos para sa car and then 40 pesos para sa motor. Overnight na yon, secured naman yung place kasi merong security guard na nagbabantay. Yan yung normally or usually na ginagawa ng mga guest na pumupunta dito coming from Malalag. Pwede rin naman na mag land travel, kaso kailangan yung car ninyo or yung mga motor ninyo is good for off-road kasi hindi pa maganda yung daanan if you will choose land travel. And sabi nung may-ari, kapag hindi daw malakas yung hangin dito, maganda daw yung dagat and malinaw, and meron nga daw clownfish na makikita dito kapag malinaw yung tubig and kapag hindi ganito na sobrang lakas ng alon. Kasi ngayon siguro, I don't know, masama lang yung panahon, may ulan, malaking ulan, and then sobrang hangin dito kaya ang laki ng mga alon. Pero pwede rin, pwede pa naman ding maligo. Doon dito sa Mai ChieLaxing Place, meron silang available na mga life jacket. Meron din silang available na mga snorkeling gears na pwede ninyong gamitin kapag nag-book kayo
dito. By the way pala, travel time from Malalag Port, pag sakay ka ng bangka papunta rito, almost 30 minutes yung travel time. Kanina malakas yung alon, so medyo natagalan kami. Pero pag normal days daw, and kapag hindi malakas yung alon, 25 minutes lang yung travel time. And again, 1,000 pesos yung charge sa bangka, back and forth na yun. Tara, samahan nyo ako sa video na to. Papakita ko sa inyo kung anong meron dito kapag nag-book kayo. So, tara. Doon kami galing kanina, pagsakay ng bangka, kasi ililibot ka ng bangka coming from Malalag Port. And then dito dadaong yung bangka. And then pagdaong ninyo, ito na yung makikita ninyo. Mai ChieLaxing Place. And dito, merong mga upuan, and then merong table, and meron ding duyan. So merong duyan. Kung merong duyan dyan, pwedeng magpa-picture tayo dyan. Very Instagrammable. Ito nga, yung vibes dito is sobrang daming puno ng yog, parang Siargao vibes lang. And then dito, meron silang two-story na cottage. So, sa taas, pwede kayong kumain doon sa taas kasi merong table and mga chairs. And also, pwede rin dito sa baba. Lalagay nyo lang yung mga gamit nyo dyan. Meron ding table. And ito yung kanilang grilling station. So, pasok tayo. So, ito yung baba na part ng two-story na cottage nila. So, punta tayo sa taas muna. Tayo sa itaas na part ng kanilang two-story na cottage. So, pwedeng kumain dito kasi nandito yung table nila. Merong table. Magaganda yung klase ng table nila. And meron din silang mga ganitong upuan. Yan. And then, dito rin merong mga upuan. In fact, meron pa nga silang kutsyon dito, so pwedeng matulog dito kapag gabi, aside doon sa dalawang kubo na nandoon sa ibaba. And dito, very relaxing kasi nasa taas, and then kitang-kita yung view ng dagat. Tingnan nyo naman yan. And take note, yung buhangin nila dito is not the usual na magaspang na buhangin. Pino yung buhangin nila dito. So that's good. Meron silang long table dito, isa, para sa mga pagkain. And then, meron silang 1, 2, 3, 4, apat na mga maliliit na upuan. Kahoy din yan. And merong dalawang mahabang upuan na ganito. And malamig kasi yung roof nila is, I think this is, if not coconut leaves,
Nipa yung ginamit. So malamig dito even though mainit yung panahon. And dito ngayon is medyo mahangin. So very relaxing talaga ang place. Diyan yung parang arc nila papasok dito sa resort. And pagpasok nyo dyan, makikita nyo na agad yung eto. Merong yung up and down na cottage. And tabi nun is yung first na kubo. So tara, pasukin natin kung ano yung nasa loob ng first na kubo nila. Ito yung first na kubo nila. Sa labas, merong upuan, merong maliit na terrace. And then, ito, merong mga pictures ng ng may-ari. So, mga guests dito na nakapunta na rin yung may-ari. So, dito, merong maliit na terrace. And harap pala nito is yung two-story na cottage kanina na pinuntahan natin. So, puntahan natin yung loob. So, dito merong bed good for two. So, pagpasensyahan nyo na kung medyo madilim kasi nasa loob na tayo ng first nila na kubo. So, merong bed dito good for couples or good for two persons. So, meron ng fan sa taas. Although, hindi siya air-conditioned room, pero malamig na kasi aside sa merong fan, malakas yung hangin ng dagat. So, hindi na kailangan ng aircon. And isa pa na factor na malamig is made of bamboo yung kubo. So, hindi mainit. And one good thing sa kubo nila dito is meron na silang beddings and then meron na silang provided na mga punan and kumot. So hindi na kayo mahihirapan. Very good. So, yun yung first kubo na nandito after nung two-story na cottage. So, after that, meron pang isa pang kubo. Kung itong kubo na to is good for only two persons, ito naman is good for 3 to 4 persons. So tara, pasukin natin. And after pala ng third na kubo na ito is yun na yung CR and yung kitchen. So, dito na located yung CR and kitchen. So, mamaya papakita ko sa inyo. But, let's go first sa loob ng kubo na ito kung ano yung meron. So, dito sa third na kubo is medyo mas malaki siya kaysa sa doon sa second, yung good for only two persons.
kasi itong kubo na ito is good for 3 to 4 persons or even 5 persons kasi dito. So sa labas, kung yung kanina yung isang kubo is meron lang maliit na terrace, dito is merong malaking terrace or balcony na may upuan, ayan yan, and merong table. And then doon sa loob yung kanilang kwarto, and yung kwarto is merong 2 beds, double bed, kumbaga double deck na beds. So tara, pasukin natin. And since malaki-laki itong place na ito, pwede dito kasya yung isang family na merong 4 to 5 members. So tara, pasukin natin yung kwarto. Ito yung kanilang kwarto dito sa loob. So dito, pagpasok natin is merong malaking bed. This is good for 2 to 3 average size na persons. And then sa taas nyan, meron ding bed additional sa taas na 2 persons yung pwedeng matulog. And what's good is, although hindi pa rin siya air conditioned same nung isa kanina, pero malamig pa rin kasi made of bamboo yung kubo, and may fan sa taas, and mahangin na yung lugar. So very good, hindi na siya kailangan ng aircon. And also same pa rin nung kanina, meron na silang provided na mga beddings, mga unan, and then kutsyon, then may towel. So hindi na kayo mahihirapan na magdala pa ng mga gamit ninyo kagaya ng mga unan or kagaya ng mga kumot. So very good. So yan, makikita ninyo check-in time, overnight stay 2 p.m. then check-out 12 noon. And then makikita nyo dito yung owner ng place. And then yung mga guests nila na nakapunta na dito. So, galing doon sa tabing dagat, dito after ng third na kubo is dito located yung kanilang kitchen, and at the same time, dito na rin located yung kanilang CR. So tara, pasok tayo sa kitchen. Ito yung kanilang kitchen. So meron ng hugasan, and then meron na ring lutuan, and then kapag nagpabook kayo dito, provided na nila yung tangke ng gasol or ng chilane. So nandito yung lutuan, so hindi na kayo mamumblema kung saan kayo magluluto. And then meron na ring sink. And what's good is, provided na yung lahat ng mga gamit nila dito. So merong mga plato, merong mga baso, anything na needed ninyo kapag nagbabakasyon kayo. So nandito na, no need to bring anything, just yourself and food na lang yung kailangan yung dalahin dito. So wala na kayong iba pang problemahin. Aside sa tangke, sa sink, and sa mga plato and baso, and all the utensils, provided na rin yung, meron din sila ditong refrigerator. Pwede na kayong gumamit ng refrigerator. So hindi na kayo mamumblema sa mga pagkain na mapapanis kasi walang ref or walang cooler. Dito, meron ng refrigerator na provided. So pwede nyo yung gamitin. And meron din palang rice cooker. So kumpleto na, wala na kayong hanapin pa. So ganito kalaki yung kanilang kitchen. Beside pala sa place nila, kasi doon yung place ng mga cottage and ng mga ng
kitchen and all dun sa kabila. So dito na area, merong open space and merong volleyball net. Meron din silang bola dito. So itong open space na ito, dinidevelop pa nila. And ito pwede yung gamitin para maglaro kayo ng volleyball or any games. Pwede kayo dito kasi sobrang lawak ng area. And front of the beach. So dito, parang Siargao feels kasi sobrang daming mga puno ng nyo and white sand and merong dagat. Although ngayon medyo malakas yung alon, but sabi nila may time daw na malinaw and kalmado lang yung dagat. And that's the good time na para mag-snorkeling. So pwede kayong mag-snorkeling gamit yung mga gears din na nandito rin sa resort. Thank you.